Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa akin channel. Usapang carburetor po tayo. So yung ganitong type ng carburetor, yung kanyang pitan dito. Ang kinokontrol po nito yung fuel, yung gasolina natin. So basta nasa babang ganyan, kinokontrol po niyan yung gasolina. So habang lumalabas po ito, lumalakas sa gasolina. Habang pumapasok naman, tumitipid sa gasolina. So yung mga China brand, mga Rossi, Motorstar, so ganito yung carburetor, yung Barako, fuel screw po yung kanyang carburetor. So kalimitan, mabilis mag-init po yung ating makina, malakas sa gas, yung sunog ng spark plug, sobrang itim o rich mixture. So yung pinakatama, yung optimal na tinatawag. So paano ba natin makukuha yung eksaktong sunog ng spark plug o yung optimal? So nasa timpla po yan dito sa screw na to. So paano po ba natin makukuha yung eksaktong optimal sa mga gantong klase ng carburetor? So kung gusto mo yung ganitong talakayin at napadaan ka lang at naghanap ka ng ganitong content, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. So sa videong ito, ituturo ko po sa inyo na meron tayong basis para makuha po natin yung tamang tono dito sa ating fuel screw. So pag in-adjust natin ng tama, so makukuha na natin kaagad yung optimal na tinatawag. So tinanggal ko na yan dahil itong customer na to nagpapapalit ng repair kit at nag-o-overflow yung kanyang gasolina. So tanggalin ko muna to. At dito sa part na to mga boss, ngayon ang gawin lang natin, pihitin lang natin ang sagad dyan. Sagad. Ayan, nakasagad na po siya. So napapansin nyo po ba yan? Teka, focus natin. Ayun. So ituturo ko. To, nakikita nyo po ba to? Ito yung dulo ng ating screw. Ayan o. Nakalagpas siya pag sinalat natin na ganyan. Matalim po siya. So matalim. Ngayon, dapat po yan, hindi po yan nakalabas. So dapat hindi nakalabas po yan. Dahil pag nakapasok po ng ganyan, puro hangin lang po yung pumapasok. Walang mas lamang yung hangin sa gasolina dahil nakasagad po siya. So paano ba natin makukuha yung optimal nito mga boss? So yan ang ituturo ko sa inyo. Ang gawin natin, tanggalin na muna natin to. Oops, nalaglag. Tanggalin muna natin to mga boss. So ito yung dulo na yan, mapapansin nyo lumalabas doon. So dapat hindi nakalabas, dapat nakalubog. So ngayon, paano ba natin makukuha yung optimal? So makukuha natin yung optimal niyan, susukatin natin tong haba nito. Ayan, susukatin natin yung haba niyan. So sa paanong paraan nga ba natin makukuha yung haba nito? Sa paanong paraan? So ganito yung gagawin natin. Ayan. Ilaglag lang natin. Uhulog lang natin, huwag nating itretred. Ulog ko lang. Ayan. Teka, hulog lang. Huwag natin itretred. Ayan, hinulog ko lang siya. Okay? At pagkahulog niyan, bilangin natin yung sagad niya. Ibilangin natin yung sagad. Kalate, isa, isa't kalate, dalawa, dalawa't kalate, tatlo, tatlo't kalate, apat, apat at kalate, lima, lima at kalate, anim, anim at kalate, pito, pito at kalate, walo, walo't kalate, siyam, siyam at kalate, sampo. Sampung ikot po.
bago siya sumagad. Okay? So, paano natin makukuha yung kanyang optimal? So, nakasagad po siya sa 10. So, tanggalin natin. Tanggalin natin. Sumagad sa 10 na pihit. Ngayon, itong ating screw, ayan, itapat lang natin ganyan. Pag nakasagad po siya, nakalabas tong dulo dito. Nakalabas. So, ganyan yung labas niya. Ganyan lang kalaki. So, bali, ganito yung kinalabasan. Ayan, may guwit na ako dito. Ayan, sa part na yan. So, pag, ayan, yung guwit na yan, nakalabas to. So, okay. So, paano ba natin makukuha yung optimal? Napapansin nyo po ba itong butas na to? Ito. May butas yan dun sa loob. So, itong butas na yan, ayan po yung palatandaan na dapat, ito pong dulo na yan, ay nakatapat po dyan. So, parang ganito. So, ito, pag nakasagad ng ganyan, so, matalim po yan dito. Dapat po, ito, to, itong kanto na yan, dapat nakaganyan po yan. Yan. Nakuha nyo po ba? Ito, to. Teka. Tapat ko, tsaka ako ituturo. Yan. Dapat po ito nakatapat dito sa butas. So yan po yung pinaka-optimal po niyan. Bakit ko po nasabing pag diyan nakatapat 'yan, ayan. Yan yung optimal. So ito, ipakita ko po sa inyo dito muna tayo sa lupa. Yan. So itong screw natin, ito po yan. Okay? Ito yung dulo. Biyakin natin dito sa kalahati. So, lumalabas na 5 turns. 5 turns. Para makuha natin yung 10. Ngayon, kalahatiin natin to. Tapos ito, kalahati. So, lumalabas na 2.5 kada kalahati. 2.5. So, malinaw po ba? So, nahati yung 10 sa 4, tigto 2.5. So, ngayon, kung ilalagay natin to, ayan, bali, ang bilang po nito mula rito hanggang doon ay 10 para sumagad. Okay, tingnan nyo po. Oh, mula rito sa part na to, hanggang rito, ayan, mula rito hanggang rito, bibiyakin po natin yan sa 4. So, gagamit lang tayo ng pentel pen. Gamit lang tayo ng pentel pen. Mabiyak natin sa 4. Okay? So, ito yung dulo't dulo. Ito yung dulo. Ito yung dulo. Ito, nakakasunod po ba? Ayan, ito yung dulo. Yung kalahati po nila, mga boss, ito. Ito yung kalahati. Okay? Pag biniyak po natin tong kalahati, ito. Ito yung 2.5. Itong part na yan, 2.5, 2.5. Pansinin nyo yung butas, ito. Yung butas po na yan, siya rin po yung kalahati. Nakukuha nyo po ba? So, from dito, teka lang. So, ayan. From dito, sa dulo, ito, dulo. Tumakbo dito, 1/4. Tumakbo rito, 1/4. 1/4, 1/4. So, nahati sa 4 yung 10 ikot. Sa 4. So, ngayon, kung itatapat po natin itong ating fuel screw, dapat po, ito, itong part na to. Ito, itong part na to. Dapat po yan, tumapat dito sa butas. Ito, hindi butas, yung uka na yan na bilog. Dapat po yan, tumapat dyan para makuha natin yung optimal. Kasi once po na hindi po nakatapat yan, halimbawa nakaganyan. So, ano po yan? Pwedeng mag-overheat dahil puro hangin po yung pumapasok. So, pag tumapat po kasi rito yan, ayan, ganyan.
tumapat pong ganyan, eh papasok na po yung gasolina dyan. So yun yung optimal, yung pag tumapat po to tong gitna na yan dito. So sa madaling salita po, para makuha natin yung optimal, hinati po siya sa 2.5 sa apat na bahagi. So from dito to dito, 2.5 po siya. Sa madaling salita, balik natin to mga boss. Sa madaling salita, yung optimal na sukat ng mga RUSI, TMX155, lahat po ng ganitong klase. So halos same sila. So ngayon, ayan po, nakasagad na po siya. Tingnan nyo to, nakalabas o. Oh, ayan o. Oh, pag sinalat nyo matalim. So hindi po dapat nakalabas yan. So, ang optimal po niya ay 2.5. So bilang tayo. Kalahati, isa, isa't kalahati, dalawa, dalawa't kalahati. So pansinin nyo po ito. Oh. Hindi na po nakalabas yung dulo. So ibig sabihin, yung tinuturo ko kanina, nakatapat na po dito, may butas yan eh sa loob. May butas po yan sa loob. Doon sa loob may butas po yan. Ito itong may bilog po na yan. Yan po yung palatandaan dyan. So sa 2.5 yan po yung pinaka-optimal. So base sa aking pag-aaral sa libro. So nakita ko lang. So dun pala, yan pala yung pinaka-marker tong bilog na yan. So mga padre, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na bigyan ng like. Paki-share na rin, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.